ako'y mamamatay with honor. Tatayo ako para sa baga. Ginipit. Kinuna ng katarungan. Kinuna ng hustisya. Sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamamatay. Bahala na. Basta Pilipino ang papatay sa akin. Okay sa akin yun. Maliban kung ibigay ninyo sa akin ang garantiyang aking hinahanap, hindi po ninyo ako makikita. Sige, imanhunt ninyo ako. Ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice. Ako'y hindi magpapasakop sa tyrannical rule. Ako'y hindi magpapasakop sa oppression and suppression of my rights. Pagka ako'y binaril ninyo, papatay ninyo, mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Pilipino, dito sa aking bansa tutulo ang aking dugo, kaysa ako ay mamatay sa kamay ng mga puti na nasa ibayong dagat. Kaibigan, handa ka na ba na matuklasan ang katotohanan at baguhin ang iyong buhay? Sa 4,900, ito ay mitikulosong ginawang mas mura sa halagang 799 lamang. May kasamang libreng shipping at ito ay limitadong stock lamang dahil gusto lang namin ibahagi sa inyo kung ano ang nakita namin na magbubukas sa iyong mga mata sa mas maliwanag at mas masayang kinabukasan. I-click ang link sa ibaba upang mag-order at siguraduhin makuha ang iyong kopya bago pa maubos ang stock. Patuloy na nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy, ang kontrobersyal na leader ng Kingdom of Jesus Christ, sa ilalim ng mga tunnel sa loob ng kanilang 30 na hektaryang compound sa Davao City. At mayroong nakaagaw pansin na isang nag-leak na boses ni Pastor Apollo Kibuloy na na-air sa buwan ng Abril, sa eksaktong petsang April 6, 2024, na kung saan nagsalita at umiyak pa si Pastor Apollo Kibuloy. At sinabi niyang hindi siya papahuli ng buhay. Ano kaya ang mangyayari sa operasyon ngayon ng mga pulis sa KOJC? Halika atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Isang segment sa SMNI na na-air noong April 6 na nalaman ko sa isang vlogger at dating kasamahan ni Pastor Apollo Kibuloy na si Arlene Rox sa kanyang YouTube channel. Binanggit dito ang buong statement patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Halika atin itong pakinggan, mga kaibigan. Magandang araw. Naglabas na ng opisyal na pahayag si Pastor Apollo C. Kibuloy kung saan itinanggi niya nagtatago siya sa mga otoridad. Narito ang kabuuan ng paliwanag ni Pastor Apollo kung paano at bakit kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili laban sa papangabuso at mapangambing mga individual at organisasyon. Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, sa Kingdom Nation, sa buong sanlibutan, at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas at mga OFWs na sa ibayong dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC, at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito, na aabot ako sa ganitong klaseng panahon na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Mga kaibigan at mga kababayan, ito pong aking kinakaharap ngayon, paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito, simple case lang po ito, na apat ng taon nang nakabinbin dyan sa DOJ, pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila, pagkatapos ito ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga kababayan,
umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tebes at ni General Bantag. At ito pa ang kanyang sinasabi. Ang sa akin po ay complex, complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Meron pa po akong patong na 2 milyong dolyares sa ulo ko. Ibig sabihin, 110 milyon pesos ang kasong yan, sapagkat nung nalaman naming extraordinary rendition ang kanilang gagawin na lulusubin kami. At ito pa ang kanyang sinasabi. Naghanda na kami. Araw at gabi ay meron po kaming paghahandang ginagawa na anumang oras na kami lusubin illegally, kami po ay tatayo sa aming mga paa, tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin at gusto nilang by force papasok po sila upang gumawa ng extraordinary. Kapansin-pansin dito na si Pastor Apollo Kibuloy ay tila napaparanoid sa kanyang mga statement. Yan po ay pinatotohanan noong February nung dumating yung apat kong abogado dito at sinabing ganun nga ang kasunduan nitong rehiming Marcos at ng mga puting ito na FBI o kaya CIA. Kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong, compound sa Dabao, compound kahit saan. May mga drones po. Drones yon ng mga puti na nagsusurveillance sa amin. Nung nakita nilang kami handang-handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi, ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI, kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag, pagkatapos, ang kanilang playbook, ginawa na kuhaan, kukunin o kaya iligwak ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng pangyayari doon, puro rumorun lang po yun. Pagkatapos ako, pilit nila akong pinaaten kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong. Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang end game ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. E sa sarili ko ang lugar, gusto nila akong pasukin. Lalo na kung pupunta na ako doon. Iko-contempt ka pagkatapos, dadalhin ka doon sa kanilang prisuhan. Pagkatapos, naghihintay na roon ang mga puti para ibigay ka sa kanilang kamay. Ganon din po dyan sa Senado. Bakit gumawa ng senaryo yan si Risa Hontiveros? Nagbayad sila ng mga bayarang mga former worker na mga sinungaling na mga witnesses. Nakita na po yan at nadamay sa kasi. Ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Malayo po yun. Kayang-kaya ko pong harapin yan. Kaya ko nga harapin sa Amerika kung dadaan lang sila sa tamang proseso. Ito pang sa aking sariling bansa. Naging complicated po ito sapagkat ang lahat ng ginagawa nilang ito, patibong po. Bakit ginawa nilang bailable dito sa Dabao? Para ko'y lumitaw at pumunta doon. Tapos naghihintay yung Sergeant at Arms na may warrant of arrest. Dadalhin din ako sa Maynila pagdating doon. Yun po ang endgame. Extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Gusto ko man o hindi. Dito nga sa aking compound, sinusurveillance ako kung paano nila akong pasukin.
Lalo na kung akong kusang loob pupunta doon na para kang manok na pumunta sa bitag na alam mong bibitagin ka. Ama, na hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin na kanila akong bawian ng buhay sapagkat ako'y hadlang sa kanilang mga plano. At binabanggit dito na magpapahuli lamang siya sa isang kondisyon. Akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito, ito po ang kondisyon ko. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice Boying Remulla. Written po yan, ha? Written. Bigyan ako ng garantiya ng PNP head na si Marbil, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. May garantiya na hindi mangingialam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas, maging Pasig man o maging dito man. Pagkatapos, si Hontiveros dyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong murumuro na hearing. Dumiretso ka na sa korte. Tulungan mo yung mga sinungaling na mga witnesses na yan na gumawa na sila ng affidavit sapagkat idagdag mo na yan sa kaso. Doon din ang bagsak natin, kaya doon ka na pumunta. Huwag ka nang magpa-arte-arte pa dyan sa Senado. Ang dami mong arte. Ako ang ginagamit mo. At ito pa ang kanyang sinasabi. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyones na ito mula sa Office of the President, mula sa Office of the SOJ, mula sa Office of the PNP, and the NBI, and the CIDG, hindi po nyo makikita ang pagmumukha ko. Kung ako, imamanhunt ninyo, tulad ng sinasabi ninyo, na para bang ako'y talagang kriminal, hindi naman ako drug lord, hindi ako sumisinghot ng drugs, hindi ako drug lord, wala ko dyan. Itong kaso lahat na sinabi sa akin na puro accusation, akusasyon po lahat yan, gawa-gawa lahat yan. Tapos ginawa na ninyong totoo. You tried me by publicity. Trial by publicity ang style ninyo kasi wala kayong laban sa korte. Iwas po ako dahil ang playbook ninyo, alam ko, ang katapusan is extraordinary rendition. Mapasakamay ako ng mga puti, magiging claro em recto number 2 ako, mamamatay ako sa kanilang kamay, i-announce sa buong sanlibutan, heart attack ang ikinamatay ko. Pero patay na ako. Yan ang end game ng playbook na ito. At hindi ninyo yan pwedeng ipagkaila. Maliban kung ibigay ninyo sa akin ang garantiyang aking hinahanap, hindi po ninyo ako makikita. Sige, i-manhunt ninyo ako. Ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice. Ako'y hindi magpapasakop sa tyrannical rule. Ako'y hindi magpapasakop sa oppression and suppression of my rights. Pagka ako'y binaril ninyo, papatay ninyo, mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Pilipino, dito sa aking bansa, tutulo ang aking dugo, kaysa ako ay mamatay sa kamay ng mga puti na nasa ibayong dagat, nasa kanilang bansa o sa ibang bansa ako dadalhin. Hindi po ako papayag sa ganun. Kung imamanhunt ninyo ako, kayo mga CIDG, kayo mga NBI, kayo mga kapulisan, yan ang senaryong haharapin ninyo. Magiging martir akong tulad ni Rizal. Magiging martir akong tulad ni Bonifacio. Pero tatayo ako sa aking kinatatayuan. Kung kayo mga oppressor ko ngayon ay hindi na mga banyaga, ginagamit kayo ng mga banyaga, nagkasabwatan kayo para sa aking harapan, banyaga pa rin kayo. Tatayo ako laban sa inyong oppression, sa inyong suppression,
of my constitutional rights at tatayo ako laban sa injustice ng gobyerno ito. Mabuti pa, uulitin ko, mamatay ako, tutulo ang dugo ko sa sarili kong bansa na nakatayo ako sa sarili kong paa na hindi ko ipinagbili ang honor ko at ang honor ng aking pagtayo bilang isang tunay na pastor, bilang isang tunay na mamamayan na hindi nagpapasakop sa panlilinlang, panggigipit, pangingikil at sa pagsisinungaling. Ako po ay lalaban sa mga kasinungalingan na ganyan. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Sasabihin kong muli, simple mga kasong ito kahit sa Amerika. Simpleng mga kaso kasi puro kasinungalingan. Haharapin namin lahat. Basta dito sa Pilipinas, huwag lang mangingialam ang bansang puti. Yung mga puting yan, huwag lang mangingialam sapagkat nagkasabuatan na ang rehimeng Marcos at ang mga puting yan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Yan po ang endgame nila at ito rin ang endgame ko. Kung ang endgame nila, bawian ako ng buhay sa kanilang kamay, hindi ako papayag. Kung ang endgame nila ganun, hindi ako papayag. Ang endgame ko, mamamatay ako sa kamay ng mga Pilipino, okay sa akin yun. Basta nakatayo ako sa aking sariling prinsipyo, values, hindi ko pinagbili, bansang kaharian. Tandaan po ninyo, ako'y mamamatay with honor. Tatayo ako para sa mga ginipit, kinuna ng katarungan, kinuna ng hustisya sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamamatay. Bahala na, basta Pilipino ang papatay sa akin, okay sa akin yun. Yun lang man po. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang ama. Ang mga pulis ay patuloy na hinahalughog ang buong compound ngayon ng KOJC. Ngunit ang nakakatakot nito, mga kaibigan, ay armado daw si Pastor Apollo Kibuloy ayon sa ilang mga source. At bitbit pa nito ang isang inosenteng bata na nagangalang Stephanie Abara na kung saan natunghayan ang walong heartbeat. Ito ay sila Pastor Apollo Kibuloy, Ingrid Canada, Enteng Canada, Jacqueline Roy, Sylvia Simanes, Helen Panilag, Tessie Dandan at ang alaga ni Pastor Apollo Kibuloy na inalagaan niya mula nung maliit pa siya at hindi na ito pinaaral. Sinasabi ng Pastor Apollo Kibuloy na ilan sa mga kasamahan dati ni Pastor Apollo Kibuloy na mamamatay daw siya kung wala si Stephanie Ibarra. Ating tunghayan ang kwento patungkol kay Stephanie Ibarra. Sino nga ba siya at bakit siya dinadamay at hindi pinapalaya sa ilalim ng tanil? At nakakatakot ito dahil binabanggit ni Apollo Kibuloy na hindi raw siya papahuli ng buhay. Ano ang kanyang ibig sabihin? Magkakaroon kaya ng matinding bakbakan sa ilalim ng tanil? Maari kayang ma-hostage ang batang ito? Abangan natin ang mga susunod na mangyari. At ano sa tingin nyo, mga kaibigan, ang pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy? I-comment nyo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Lucas 8 verse 17, sapagkat walang bagay na natatago na hindi malalantad, nilihim na hindi malalaman at mabubunyag. Sa mga oras ng kaguluhan at kontrobersya tulad ng mga kaganapan sa KOJC compound na kinasasangkutan ni Pastor Apollo Kibuloy, ipinapaalala sa atin ang talatang ito mula sa Biblia na walang lihim na hindi mabubunyag. Lahat ng bagay, mabuti man o masama, ay darating sa liwanag sa tamang panahon. Ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng nangyayari at siya ang maghatid ng katarungan. Tayo ay hinihikayat na manatiling tapat at mapagkumbaba. Laging umaasa sa Diyos para sa karunungan at lakas na harapin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Tayo manalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Sa oras na ito ng pag-aalinlangan at kaguluhan, inilalapit po namin sa inyo ang lahat ng mga taong apektado sa mga kaganapang ito. Lalo na ang bawat pamilyang nanonood at nagmamasid. Dinadalangin po namin ang iyong gabay. Panginoon, naway magbigay kayo ng kapayapaan at liwanag sa kanilang mga puso. Lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy. Inyo rin pong iligtas ang mga inosente at tulungang magbago ang mga tao na involved sa mga kasalanang ito. Tulungan din ang pulisya at maging ang QJC members na magkaroon ng mapayapa na pagsusuri sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Bigyan niyo po kami ng tapang din na maharap ang katotohanan. Pagalingin niyo po ang mga nasasaktan at bigyan ng lakas ang mga nalulungkot at naguguluhan. Hinihiling namin ito, Panginoon Diyos, na magharinawa ang inyong katurungan at pag-ibig sa aming mga buhay. Sa iyo kami nagtitiwala, o aming Panginoon Diyos, at hinihingi namin ang iyong biyaya. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at patuloy kaming gabayan at pakalinisin po kayo, Panginoon Diyos. At ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.